para sa ating susunod na kaso, ikikwento sa atin yan ni Sherry. Okay po, Idol. Next po natin makakausap si Benjamin Pedrosa. Marami po sila, Idol. Sila po ay mga konduktor at mga driver. Hingi po sila ng tulong na makausap ang kanilang amo at ilan lamang po sila, Idol, sa mga naabutan ng lockdown at kasalukuyan po silang nasa garahe dyan po sa may Alabang Muntinlupa. At nais po sana nilang kahit makuha na lang po yung kanilang cash ban. Kami mga empleyado sa Robal, na lockdown sa garahe. Walang tulong, bibigas, wala. Binigyan na pabali. Kapame yan, wala na, ubos na. 2,000, kakasya ba yan? Ang iyangad namin, yung mga ano namin, cash ban na lang ang buka tsaka yung sa dole, 5,000. Para mo naman kami hindi magutom, pati pamilya namin dito. Awa naman kayo. Kapanya namin, ay pumunta dito, awa na sakyan. Iba namin kasama dito, gutom na eh. Hinihingi lang namin yung kasba namin kasi tira namin yun. Ayaw pa ibigay, puro lang pantay. Ikay lang pa, mamatay na kami sa gutom dito. Kawawa kami dito, naipit kami sa lockdown. Tapos pabayaan pa ng company namin. Nasa telepono na si Sir Benjamin. Sir Benji. Hello po, sir. Opo, so naabutan kayo ng lockdown dyan sa garahe ng inyong pong kumpanya? Opo, nandito po kami sa garahe po ng Robal sa Alabang. Robal sa Alabang. Kayo po ay mga driver at konduktor. Opo, opo. Ano po yung gusto niyo pong ihingi na tulong sa amin, Sir Benji? Ang kami lang po yung gagatusin namin sa pangaraw-araw. Yung kasbal namin na ibigay po nila. Wala ho bang pinoprovide na pagkain dyan yung inyong pong kumpanya? Wala po, wala po. So, saan po kayo kumukuha ng pagkain ninyo, sir? Yung binibigay natin ng kumpanya na pali, kapos po hanggang ngayon, wala na po kami may ikakain, may sasahay po. Oh my goodness. Wala pong binibigay na ayuda yung kumpanya, yung libre man lang sana, relief goods, walang ganon? Ay, wala po. Hindi na po napaparamdam na ako sa amin dito, sir, abi. Pinapabayanan po kayo dyan? Opo. Ilan po kayo dyan, sir? 25 po kami nandito sa garahe. So, sir, ngayong araw na ito, wala na po kayo masaing? Wala na po. Okay. At hindi po alam to na inyong kumpanya na iparating nyo na po sa kanila? Pinaparating naman po namin, pero wala namang action to eh. Wala namang binibigay. Yung cash call po namin, yung po ang hinihingi namin sa kanila, ay bigay. Okay. Ang ginagawa po ng office namin, pinapadala po, 2,000. Bali po daw, bali. Minsan 2,000 ba ako pa mag-ipadala? Yung 2,000. 2,000, bali po yung kada tao. Eh, paano pa po yung pamilya nyo na nasa labas? Yung nga po, si Rafe, isip namin, ipapadala namin sa akin, sa mga anak. Kulang-kulang na po. Magandang hapon po sa inyo, Mr. Arnel Manawag, Operations Manager ng Roval Transport Corporation. Sir, meron pala kayong 25 ng mga driver at konduktor na nasa garahe po nyo ngayon at dyan sa Alabang. At ngayon, sir, nagugutom sila. Wala na silang pangsaing sa araw na ito. Meron po kami pabali today ngayon. Papadala po sa alian sa Palawan. Natawagan po sila isa-isa. Yung aking unika, sir. Magkano po ipabali nyo sa kanila, sir? Okay, paano naman po yung pamilya nila sir na nasa labas? So yung 2,000 pa, para sa pagkain nila po yan siguro yan. Pero yung pamilya nila sir, paano? So, total sir, mga yung pabali na po natin ito nang gagaling sa cash ban nila. Okay, galing sa cash ban po nila yung binabali nila? Opo. Tapos mayroon po rin kami pinigay na ayuda galing sa kumpanya. Pangalawang linggo na ang lockdown. Okay, sandali lang po sir ha. Usap po kayo sir ha, ni Sir Benji. Hello sir, bali po yung pinagalain dito. May mali pong dumating dito sa Palawan, 1,000 po. 970. Hindi yung magpapasya yun sa pamilya namin. Paano naman yung sa probinsya namin pamilya? Paano ipapasya namin doon? Sir Arnel, 970 na po. Paano magkasya yun? Yung bali yung 970 sa kanila ngayon, natanggap nila. Ang man po kasi sir, mayroon silang plus 15,000. So, pangatlong bali na po nila yan. So, magiging 6,000 na lang po yung natitira. So, depende roon sa cash ban nila kung malaki pa po, 2,000. Yung pag maliit, 1,000. Sir, meron po akong suggestion. Yung pong mga binabali nilang cash, bakit ninyo nalang padala yan sa kanilang family? At ngayon po, yung mga pagkain nila dyan sa garahe, dapat po yan, eh, subsidize nyo na po ninyo. Meaning, libre na po dapat, kayo na po dapat ang magpaluwal niyan. Opo, sir. Parang dito po sa may-ari. Kasi po kung sa akin nangyari yan, na-stuck po yung mga tao ko sa loob po ng compound ng aking opisina, sasagutin ko po lahat ng pagkain nila. Opo, sir. So, ang gusto nyo na mangyari, sir, isagad nyo na po yung kanilang cash ban, ipadala po yan sa kanilang mga family, tapos ngayon, sir, bigyan nyo po sila ng pagkain dyan po sa inyong garahe. Opo, sir. Ipaparating ko po sa may-ari. Kailan ko po malalaman? Mamaya po.
Okay, makinig ka sa Arnel, ha? Sir Benji. Sir. Magpapadala ako ng dalawang sakong bigas dyan sa garahe ninyo. Tapos magpapadala ko ng mga groceries ninyo dyan para yung perang cash band, lahat yun ipapadala doon sa mga kamag-anak ninyo, sa pamilya ninyo, para kumpleto kayo sa pagkain. Bukod pa doon sa ipapadala kong groceries at mga bigas, yung inyong kumpanya magpapadala din dapat. Tama ba ako, Sir Arnel? Tama po, sir. Kasi hindi naman ako papayag na ako'y tumutulong sa kanila, tapos kayo po na mga amo, hindi tutulong. Hindi ako papayag at makakarating to sa dole at malilintingan kayo. Narinig niyo po, Sir Arnel? Yes, opo. So babalikan namin kayo bukas, by tomorrow, sir, yung kanila mga cash band, i-full nyo na po, ibigay nyo na po sa mga kamag-anak nila. At bukod pa dyan, magbibigay po kayo ng mga pang-groceries din nila kahit papaano. Okay, sir? Opo, sir. Opo, sir. Sige, babalikan namin kayo bukas, sir, ha? Sabi, sir. Sige po. Sir Benji. Yes, sir. Saan ba yung location ng garahe nyo? Magpapadala po ako ng reporter dyan. Magdadala ng mga bigas at groceries. Dito po sa Arellano Compound sa Putatan. Arellano Compound? Putatan, Muntinlupa. Putatan, Muntinlupa. Okay, sige. Kung mahabol pa ngayon, patatakbo ako. Padadala ko kayo ng dalawang sakong bigas. Okay? At pagkatapos yung mga groceries. At syempre, yung inyong pong kumpanya, gusto ko, maobliga din sila, tumulong din para hindi kayo magutom dyan. At yung mga pera po ninyo, itutodo ng cash band sa family niyo. Bukas po, magpa-follow up kami. Okay, sir? Opo, sir. Salamat po, sir. Grabe. Walang anuman po. Anytime. Sige po. Salamat, sir. Sige. Salamat. Walang anuman po. Sige po. Salamat din po. Sige, Odette. Sherry. Okay. Tawagan nyo agad sila, ha? Tawagan mo si Shane para magpadala ng bigas. Okay, thank you sa iyo, Sir Arnel, ha? Thank you. Thank you. Ayan, nasolve natin yung kanilang problema. Piece of cake, ika nga. Itong problema ng mga konduktor sa Roval Transport Corporation. Isang taong hindi ka iiwanan, basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong rapitulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakpuan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan, maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na pinuhay ang pag-asa na naglaho, na mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal, sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapitulpo. Ika'y sandalagang nandito tayo ngayon sa isang lugar dito sa Muntinlupa upang bigyan ng tulong ang mga na-lockdown na driver at konduktor. Ito yung mga nag-viral sa social media at ngayon ay bibigyan ng tulong ni Idol Rafi. So tara, kumustahin natin sila kung ano ang kanilang sitwasyon dito ngayon. Good afternoon. Hello po. Good afternoon. Magandang araw po. Ilan po kayo dito? 25 po kaming tao dito po. Driver, konduktor. So dito kayo na nirahan sa loob ng isang buwan? Opo, dito po kami. Mahirap nga po eh. Hinaupos po kami eh. Wala po nung suporta ang kumpanya sa amin. So anong sitwasyon nyo po dito na nandito lang po kayo? Ano mga gawa? Gusto man namin umuwi. Dito kami nabuta ng lockdown. Saan po kayo natutulog? May barracks po kami dyan. Tagigilid po. Tapos yung ibang hindi po magkas yan. Nasa bus lang po. So kayo po dito din po kayo na ninirahan sa loob ng isang buwan? Opo. Saan po kayo natutulog, ma'am? Doon po yung barracks. Saan po yung barracks? May maayos naman po na palikuran. Paano po kayo naliligo? May banyo naman po, ma'am, dito sa dulo po. May anak po kayo, ma'am? Meron. So paano po yun na wala po dito yung anak niyo? Mahirap na po. Nami-miss niyo na po yung anak niyo. Nasaan po ba yung anak niyo ngayon, ma'am? Nasa tablo. So hindi po kayo nakaka-uwi dahil sa nangyari na to? Hindi po. Sinubukan niyo po ba na sabihin sa company yung sitwasyon? Hindi. Inaano pa ng asawa ko ng mga to. Kahit nung unang bali ko, hindi po siya nabigyan. Nung ano po, pagkatapos, pagka-announce po ng lockdown. Nagpabali po sila pero hindi po siya nabigyan. Sino po yung asawa niyo?
So ano po ang sabi ng company nung bumabali po kayo? Sabi nila, base pa daw sa Kasban, 6 months pa lang po kasi dito. Kaya daw hindi pa naabot yung ipapabali nila ng 2,000. So sino po nagbabantay sa anak nyo? Yung mga uncle namin po. So paano po kayo sa loob ng isang buwan? Saan kayo kumukuha ng pagkain? Minsan po may inabot po yung mayor sa amin. So yun lang ang kumbaga nag-survive sa inyo sa isang buwan? Tapos po yun. Ngayon, may tanim po kami gulay na malunggay. Yun lang po yung pangaraw-araw namin. Yung sardinas lang po ma'am, saka yung lalagyan ng sardinas para may sabaw. So yun po yung kinakain niyo sa araw-araw. So paano kung hindi nagbigay ang gobyerno, sir? Paano kayong kakain dito? Wala tayong magagawa eh. Ang para sa amin po eh, yung pinapakiusap namin, may ibigay po yung cashbank, yun lang po yung agad namin dito. Sige sir, yun. Pilitin natin, tawagan ko pa din itong company para mabigay niya itong cashbank. Ito yung malunggay na sinasabi ito po, ito mo. Ito po yung nagtatawid po ng pang-araw-araw naming pangulam. Ayun po, gumawa na lang kami mga lutuan. So dito po kayo, lahat po kayo ay dito natutulog? Sa iba po sa kabila. Isa, dalawa, tsaka isa. Ito po yung mga itik namin na lutuan. Ginawa nyo lang po ito? Oo po. O kasi parang rice cooker po siya rice dati, cooker no? Po, o. Tapos? Ayun na po yung nagal. Iinit na po, rekta na po yan. Iinit na po. Makakaluto na po ng pagkain. Bigas. Ulam. Sino po ang nagawa nito? Kami-kami na lang po. So kumbaga, kayo na lang talaga gumawa ng paraan para may malutuan kayo, ano? Ito ngayon. Pati ito. Kumagana pa ho ba to? Nagluloko po, kunting pukpuk po. Pero nakakainit naman. Nakakainit. Importante, po. Nakakainit. So isang buong mahigit ho na nagtsaga kayo dito. Opo. Kung hanggang kailan po yung lockdown, dito po kami. Ano po ito, mami? Mga locker po. Locker, dalagaya po ng gamit. Ano po kayo dito? Konduktora po, ma'am. Taon na po kayo nagtatrabaho sa kumpanya? Magte-10 years na po. Okay naman po ang sweldo dito, minimum na. Okay naman po, nakakaraos po para sa pangangailangan ng mga anak. Kaya lang ngayong nag-lockdown po, wala po kaming income. Inaasahan na lang namin may release yung cash ban para yun po ang panggastos namin sa pamilya po. Ang good news, kaya po kami nandito ngayon kasi nangako si Idol Rafi na magbibigay ng tulong po sa inyo na kahit papaano, hindi kasi natin alam kung kailan matatapos itong lockdown. So, grocery po para po sa inyo, bigas, tapos pagkain po para at least may makain po kayo dito. Malaking bagay na po yun. So, gusto niyo na po makita yung handog na Idol Rafi? Oo po. Maraming salamat po, Idol Rafi! Maraming salamat, Idol Rafi! Rapi tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong rapi tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto. Mami, ano gagawin mo luto dito sa sardinas? Torta, tapos gisa, tapos sabaw. Lalagyan ng balonggay. Yung sardinas namin. Ito tayo, tamang-tama. O, may ano ka dito. Tapos kape. Okay ba yan sa umaga? Opo. Talagang hindi na ho sumasagot yung company. Ipaparating ho natin yan sa Dole para makarating sa kanila yung reklamo niya. And then, kung may mga kailangan lang ho, tumawag ho kayo sa akin at ipaparating ko po kay Edel Rafi. Opo, salamat po. Maraming salamat po, Edel. Maraming salamat, Idol Rafi! Salamat! Sa pinigay niyong relief! Palaman, sardinas, Tony Rafi! Salamat po, Idol Rafi! Salamat! Nang dahil sa'yo, maraming mga taong bumait. Marami ang natutong pag napulot, dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi. Binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng ustisya. Mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira. Mga pinagbating kaibigan na nagkaingitan. Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan. Ikaw ang naging takuan ng mga inaabuso. At dahil sa... Sir Rafi, maraming salamat sa tulong ng maraming pagkain ito. Idol, Sir Rafi, maraming salamat. Malaking tulong sa amin to. Dati sa gobyerno, pinag-ati-ati namin sardinas. Ngayon, tingin sa sobra pa. Maraming salamat, Idol Rafi! Ikaw ang aking idol.
saan man makarating. Sana di ka magsawang kami ay mahalin. Kailangan ka ng ating bayan, kailangan ka ng mga Pilipino, lalo ng mga maliliit. Salamat sa pagtulong mo nang walang kapalit. Panginoong Jesus na ang bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpong. Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka